Yeah, good evening. Yung pasapit ni Edo. Yung aso. Kuha muna ako ng tupik. Labas muna. Nainom ako ng tubig. Kasi uy, ikaw talaga Sandro, ha? Ito muna ako sa likod. Oh, hindi pa tayo makatulog. Sa labas kasi matulog na yung mga tao sa loob ng bahay. Hello, shout out everyone. Kamusta? Tingnan niyo. Madilim na. Yun. Madilim na. Ay, madilim na. Kaya yung mga aswang naglilabasan na. Ito lang ako sa labas. Nagpapahangin, nagpamuni-muni. Nancy Bagtong, shout out. Atorin, how are you? Nag-ano ako kasi ang mga aso, nag-kuan ang mga aso, nag-alulong. Nag-ikot ako kasi, alam mo, dito delikado. May pinatay na bata, ninakawan ng, kinuha pa yung motor, pinatay pa, dinaril sa ulo. Grabe. Eh, ayan. Kaya nga, nag-ano ako kasi ang mga aso, nag-aingay sila. Yan. Madilim. Madilim. Kaya delikado. Pero tinitingnan ko lang man. Kasi hindi pa man ako makatulog. So, naglabas muna ako para magkuha ng tubig at saka mag-ina. Psst! May mga tao kasi na mga dumadaan. Ay. Ganito katahimik paggabi. Sobrang tahimik. May mga tricycle pa na mga dumadaan. Alam mo yung nangyari sa bata, dinaril sa ulo, tapos tinapon lang sa gilid ng daan,
dito lang sa Bagumbayan. Tinapon, binaril sa ulo, tinapon. Pagkatapos, ang nangyari, nawala pa yung motor. Itom! Kaano yung mga aso? Ang kaalulong. Ang kaano sila? So dito, nagatambay-tambay ko sa gwa. Si nanay, tulog naman. Sabi ko mag-ano muna ako, magmuni-muni. Medyo mahina ang aking internet connection. Nagapatay-patay siya. Psst, itom! Itom, huwag maingay! Ano din siya, nakikinig din sila. Huwag maingay! Huwag maingay, itom! Dito lang ako nagalab kasi kapag nandoon ako sa loob, naka-sleep na si nanay eh. Natutulog na si nanay. Ay, nako, dito lang ako sa labas magapahangin. Pasensya na ha, medyo madilim eh. Shelo Amor Sunico Iligado, shout out. How are you? Di ko alam kung ilan ang mga nanonood sa inyo eh. Dito ako sa labas, o tingnan nyo. Yan, good evening. Shelo Amor, hello. Madilim na dito sa kung saan ako nang ngayon. Yan. Madilim na. Lumabas lang ako. Kasi gusto ko magpahangin, magmuni-muni, mag-isip-isip ng ano. Ma'am Presela Moralde, hello, shout out sa iyo. Gandang gabi, ma'am. Good evening. Dito ako sa labas. Si Connie Gio. Kamusta? Ano ang inyong ginagawa? Maglapit na 12 o'clock. Maglapit na 11. Madilim kasi dito sa labas. Pagpasensyahan nyo na. Actually, ilang beses nga eh. Mag-notice of disconnection. Psst. Andro. Hello. Shout out everyone. Ganun. Kau ni Gio. Ay, wag naman, boss. Mahiya man tayo, ma'am. Ma'am Connie. Hello. Kau ni Gio. Good evening sa inyong lahat. Masarap magtambay dito sa labas kasi malamig. At saka himala, walang mga lamok ngayon. Walang lamok pero with coffee, Sir Glenn, para mas relax. Oo nga eh. Pero hindi man kasi ako palagi umiinom ng kape, Ma'am Shelo. Minsan lang, kung mayroong kape, mag-inom ako ng kape. Kung wala, wala rin. Mas prone ako sa gatas. Pag mayroong kape, ayan, magtimpla ako. Kung wala man, okay lang, wala. Tahimik dito sa labas. Walang kaingay-ingay. Ako lang ang nag-aano dito. Ako lang ang nagatambay dito sa labas. Kwentuhan ko kayo nung nangyari sa bata. Yung first year college student,
ng Sultan Kudarat State University. Ano siya eh, BS Engineering. Computer ata. Ang nangyari is nandiyan naka-post sa aking ano, naka-post sa aking Facebook. Siguro may bata, ang bata may motor. So ang nangyari, binaril sa ulo yung bata, pagkatapos iniwan sa gilid ng daan. Hanggang ngayon yung motor hindi pa natagpuan. So kawawa yung bata, namatay. Estudyante ng ano, Sultan Kudarat State University. Pero Isulan campus. Isulan campus siya. Pagpasensya nyo na itsura ko dyan kasi medyo madilim dito eh. Ayan. Kawawa lang. So, humingi sila ng justice, humingi sila ng katarungan. Delikado ngayon magtambay. Ang buhay ng tao ngayon parang ano lang. Ang buhay ng tao ngayon parang manok. Pag gusto kang patayin, patayin ka talaga. Yan ang buhay ng tao. Parang wala ng halaga, no? Okay sana kung halimbawa kinuha yung motor, wag lang patayin. Pero paano, binaril ka agad. Yan ang mga nangyayari ngayon sa mundo. Hindi mo alam kung kailan ka safe. Hindi mo alam kung kailan ka ligtas, maglabas ka. Hindi mo alam sino yung kalaban mo, sino yung kaaway mo. Yung iba, nag-aabang lang dyan. Oh, pera ang pera yung pinapagalaw. So kaya kailangan mag-ingat talaga. Sa ngayon talaga yung tapang harap-harapan, diba? Eh paano yung bata? Imagine, walang kalaban-laban. Binaril sa ulo. RR, hello bay, Muharifa. Hello Muharifa. Hello Justin. Shout out. RR Lastiere. Yun, hello RR. Ganun. Parang wala na yung buhay ngayon. Wala na. Parang wala nang halaga. Ano nangyari sa mundo? Ang tao may kasamaan man, pero pag ganun ang kamatayan mo, parang matanong mo sa sarili mo. Ophel Fornelos. Hello, Ophel Fornelos. Shout out. Wala na. Kanya-kanya ng ano ngayon? Kanya-kanya ng ligtas ng sarili. Hindi mo alam kung sino yung magiging kalaban mo. Kung sino yung magiging kakampi mo. So, yung bata na yun siguro, ano lang, yung nagpasya lang siguro. Kaya lang, dahil sa kahirapan sa buhay, ang nangyari, ayun, kinuha yung tricycle, yung motor niya. Nets, hello, ang dilim niyo, Sir Glenn. Oo nga, ma'am, ang dilim kasi wala nang mga ilaw. Mas gusto ko dito na, ano, mas okay lang to kasi parang dim light lang. Yan. Tulog na kasi sila, si nanay, nandoon sa loob. Tapos, hindi pa man ako makatulog, hindi pa man ako inaantok. Sabi ko, maglabas muna ako, tapos magpahangin. Sabi ko, mag-live ako, para at least mga musta. Kung sino lang yung mga nanood. Kasi kung nandoon ako sa loob, gusto ko sana manood ng movie. Kasi hindi ako makatulog. Kasi nakatulog ako kanina. Nets Garganera, shout out sa inyo. Ophel Fornelos, ayan, kamusta man? Psst. Maano dito? Actually, wala nang lamok. Nakahimala na walang lamok, kaya maganda dito magtambay sa labas. Ang marinig mo lang mga kulisap, ang marinig mo yung mga tunog ng ibon, yan, mga kuliglig. Hello, Dai, kamusta?
nanay kasi tulog na. Ako actually, masama ang pakiramdam ko kasi parang ubuhin ako. Tapos medyo lagnatin pero laban lang. Kasi nag-inom ako ng tubig, day. Tapos ang ano, ang aso, ano, aw-aw ng aw-aw. Eh ngayon, delikado kasi dito, may pinatay dito na bata. No? Malapit lang sa Bagong Bayan. Eh, tapos may mga nag-laag-laag pa ng mga hindi magandang elemento. Angelica Castro, hello po. Ah, si Louie nanonood. Rosalie Forigay Faliera, yo, shout out. Well, hindi ko alam kung ilan na nakaregister na nanonood dyan. Pero madami kayo sa watching. Baka nag-update itong phone ko. Ano man. Maganda mag-ano dito, magtambay sa labas. Ikaw lang isa, magmuni-muni ka. Kasama ko yung mga aso. Aso at saka pusa. Ano? Kanong nakaraang araw? Kasi nakita ko sa news, actually nakapost yung picture ng bata dyan. Yung motor niya kinuha, pagkatapos binaril siya sa ulo. So hanggang ngayon, hindi pa nakita yung motor. Ang bata is first year college sa Sultan Kudarat State University, Isulan Campus. Angelica, shout out sa iyo Angelica. Kaya ang panahon talaga hindi maano, hindi makuan. Kilala siya ng kilala ko rin. Kilala siya ng mga estudyante ko ba? Kilala siya ng mga estudyante ko binaril. Kaya ngayon hindi na talaga ano, hindi na talaga safe. Ako nga hindi ko nga alam kung kailan ako maging safe. Mag-cover ka po kayo ng ulo mo, parang sinisipon ka. Oo. Inuubo nga ako, day. Sabi ko maglabas-labas ako dito sa labas. Tapos magtambay-tambay. Eh si nanay, tulog na. Tulog naman si nanay. Ako lang isa ang gising. Si nene, tulog na rin. Wala pa. Gising pa siya. Pero pag nandun ako sa loob, siguro, isolated case lang yun. Kasi may motor eh. Bakit nga bata pinatay Sir Glenn sa amin din? Bata binaril 16 years old sa Arakan, Cotabato. At talaga, Emily Aguinaldo, ayan, kay Mama Bema, good evening. Ano, hindi naman siya masyado bata kasi first year college siya. First year college siya ba? Nag-aaral ng ano, BS Computer Engineering. Yun. So, ang nangyari, yun. Kinuha yung motor niya, binaril pa siya. Ani Naldosa Matuga, hello. Honey HP, shout out. Good evening po. Yun. Good evening sa inyong lahat. O di, may kakwentuhan ako. Kasi wala akong kakwentuhan. Inday Maris Kalunod, Madrid. Shout out Inday Maris. Kalunod. Oh, nandito ako, oh. Tingnan nyo. Yan, good evening po, watching from Hong Kong. Yan, Honey HP, how are you? How are you, Honey HP? Nood po kayo sa aking live. Shout out sa Hong Kong.
akala ko kung ano yung mga naga, kung akala ko kung ano yung tumutunog. Hindi ko makikita kung ilan ang mga nanonood. Kasi di ba usually makita mo yan? Ah, okay. Thank you. Kayo hindi pa kayo natutulog. Anong oras na? O, tingnan nyo, o, madilim. Ayan, o. Yan. Madilim. Madilim na kahapon yan. Madilim yan. Ah, okay. Si Angelica na nanonood sa atin sa Riyadh. Si Honey HP sa Hong Kong. Si Tess nga Precocio. How are you? Ayan. Madilim, no? Shout out lang sa inyo. And thank you sa mga nag-share. Wala naman akong ano sa inyo. Wala naman akong i-diska. Ganito na yung way po ng pagla-live-live ko. Diba? Para at least ma-update-update lang ang ating social media account. Tahimik. Sobrang tahimik. Eh, thank you sa mga nag-heart, ah. Maraming salamat sa mga nag-heart. Thank you. At least nag-react kayo. No? Minsanan lang ako nag-live kasi wala naman akong sasabihin. Wala naman akong... Kasi ang i-discuss ko naman is politics. Yun, baka hindi kayo makarelate. No? Nagtahimik ang mga aso. Nining Sadya. Hello, Nining. Si Nining Sadya sa Elesa. Ayan, kamusta ang inyong pagbablog-vlog? Si nanay nagibugtaw pa. Kasi kung nandun ako sa loob magsalita-salita, maingay. Kaya sabi ko dito ako sa labas. Yan. Maglakad-lakad. Maglakad-lakad sa... One. Maglakad-lakad sa dilim. Ha? Hindi rin kasi makatulog. O, ayan o. Madilim. Madilim. Uso ang trangkaso kahit saan man. Okay lang sana kung magkasakit ka, diretso ka patay para hindi ka na maghirap. No. Ang gusto ko pag halimbawa magkasakit, tulog na. Tulog na, kadiri lang ko sa guwas kay nagaban, nagaano lang ko kay pahuwayway ko diri. Bugtaw pa gid siya. Nemo si nanay. Basta hindi niya na ako makita, magproblema na siya. Ano oras na? Mag-alas 11 na nang gabi. Mag-alas 8, ah? Mag-alas 11 na ng gabi.
At least meron pang mga gising dito ako sa Facebook. Exercise na rin. Mabuti na lang kasi wala nang ano, wala nang aray, walang lamok. Buti nga nakaano ako kasi nagaikot-ikot na lang. Psst! Itom! Huwag maingay! Rene Maglasang. Hello Rene. Sir Rene, good evening. Nanonood sa atin si Rene from Cyprus. Thank you. Ano oras na dyan sa Cyprus, Sir Rene? Ano? O, dito ako sa labas. O, tingnan nyo. Yan. Madilim. No problem, Sir Rene. Shout out, Sir Rene. Sir Rene Maglasang, nanonood po sa atin from Cyprus. Kasama ko yan, pusa. Nandito yung pusa. Ito. Ito, oh. Ayan. Makulit. Makulit at saka ma... makulit at saka ma ano eh, gusto niya i ano din buhat-buhatin. O yan ang kasama ko dito sa labas. Sige Rene, mag-ingat ka sa iyong trabaho. At least thank you very much sa pag-visit. Thank you sa pagpanood. Ang tahimik, sobra. Gusto ko din magpunta sa isang place na super tahimik. Diba? Hopefully soon. Yung may ano ka, may peace of mind. Ano oras sa Cyprus? Nag-uwang ang mga ayun. Nauso kasi dito ngayon sa amin ang motor napping. Yung mga motor, kinakarnap, gina-motor nap. Medyo alert. Pero at least okay lang man din sa amin kay napalibutan man siya ng cyclone. So, kung may mga tao sa magtingin-tingin. Actually, minsan, hindi ako lumalabas. Pero medyo malayo na ito sa highway. Tingnan nyo. Narinig nyo yung mga, ano? Narinig nyo yung mga aso. Oh, ayan. So marami mga naglalakad-lakad sa daan. Noon, uso talaga yung mga nakaw. Uso yung pinapasok ang bahay. Oh, uso ang pinapasok ang mga bahay. Buti nga lang nawala eh. Yan na naman, oh, lumabas na naman yung mga motor napping na sana kinuha na lang yung motor. Oh, o hindi na lang pinatay yung estudyante. Kasi kawawa naman. Ang buhay ng tao ngayon parang manok lang. Wala nang halaga. Ewan ko ba sa mga tao, no? Ako kahit may galit ako sa puso ko, hindi ko kailangan na magtanim ng sama ng loob. Siguro ako, siguro masama siguro yung ugali ko. May masama siguro yung pagkatao ko, pero yung mamatay ka ng tao. Yan ang dahil sa kahirapan. Yan ay dahil sa siguro lulong sa droga, di ba? Lulong sa drugs.
Kasi hindi man yan magawa kung hindi lulong sa droga. Ay, na lang. Until now, hindi pa nakita yung motor. Until now, hindi pa rin makita yung motor. Ay, na lang. Ay, nako. Kahit ang ano ko. Matigas ang ubo ko. Ang ikot-ikot ako sa bahay. Tinitingnan-tingnan ko yung mga paligid. Yung mga aso-aso. Maya-maya, magpasok din ako. Tingnan nyo, oh, madilim, oh. Yan. Yan, wala. Yan, madilim. Thank you sa inyo. At least sinamahan niyo ako dito sa labas. Sinamahan niyo ako sa pag-ano sa labas ng bahay. Ayan. Mga ano ng tricycle. Mga noon, wala problema, maglabas-labas ka. Wala problema. Ah, ngayon, alarming. Labas-labas ka nga, nakamotor ka. Halos hindi ka na makaano. Kahit nga sa loob ng bahay, pwede kang pasukin. LGCita Kamingawan. Hello, LGCita. How are you? Mercy Rakasa Chonchonko Montemayor. Hello po. Ito, hindi ko talaga alam kung ilan ang mga nanonood. Samahan nyo lang ako mag-ikot sa bahay. Madilim. Hindi na talaga safe dyan sa Pilipinas. Actually, ewan ko nga ma'am, kasi kung may mga ganun na mga ano, maganon na mga tao. Actually, safe man siguro, pero siguro nagkataon lang. No? Nagkataon lang. Ay, baka mawala yung aking wifi. Nagkataon lang siguro, pero yun, buhay ang pinalit. Good evening, Sir Glenn. Diin man makadtutong ginpatay kaina, pauli siya to sa takurong or pakadto sa isulan, sir. Hindi nga balaan ma-mercy kasi nang kwan, nang wala pa gani na balaan kung diin ang iya nga tricycle ay ilang ang iya nga motor. Actually, tong bata nga estudyante, nasapuan lang to siya sa gilid sang dalan. Di hindi balaan kung mauli to siya sa takurong or kasi sa Bagumbayan siya eh. Sa Bagumbayan siya ma-mercy. Tapos, iniwan lang siya doon. Oo, iniwan lang siya doon sa gilid ng daan. Nakilala lang siya na taga SKSU siya dahil sa meron siyang na jogging pants na SKSU. So, na-identify siyang estudyante sa SKSU. First year college pa lang to ma-mercy. Ang hindi lang klaro kung halin siya sa isulan or pauli na siya sa isulan. Pero ang sigurado, kinuha ang motor niya.
Tapos, may tama siya sa ulo. Oh. Sku, taga-takurong to siya? Lang, taw, lang ano, tingnan ko daw, ma'am, kung taga-takurong to siya. Ano kaya nakalambot siya dito sa Bagong Bayan, eh? Tapos, nag-eskwela siya sa Isulan. Sultan ko dala sa SKSU, Isulan Campo siya, ma'am, ano, nag-aaral, ma'am Mercy. Sayang ang future sang bata. Nakakatakot. Ah, taga-takulin. Taga-takuhin. Taga-takuling? Kung takuling, ano to siya? Pulomulok? Sityo takuling? Taga-pulomulok siya eh. Kung taga-takulin siya. Hindi abi balaan, hindi abi to na ano ma'am ba? Hindi balaan abi kung taga-diin to siya. Kung ano, basta yun lang, gimbilin lang siya dito sa gilid sang dalan. Takuhin. I-research ko daw kung saan po yung takuhin. Hindi ko alam yung takuhin. Pero at least sana may justice eh sa pamilya. Sana may justice sa family. Sana makamit nila yung katarungan. Mahuli na kung sino yung pumatay. Diba? Kung sino yung pumatay at sino yung... Binaril kasi siya sa ulo eh. Ay, nalanggit. Kaya delikado man. Kaya nga ako, hindi man ako maka... Hindi man, pero hindi man ako makata... Hindi man ako makatulog. Hindi man ako makatulog. Ninda Pineda is watching. Psst, itom. Itom. Psst. Dali di itom. Aso. Ah, tagapalimbang sir dito sa banda sa Senator Ninoy Aquino. Eh, bakit nakapunta siya doon sa Bagong Bayan? Kung tagapalimbang siya, takuhin palimbang, tapos doon siya iniwan sa may ano, may Bagong Bayan. Iniwan siya doon, tapos nakita lang siya sa gilid ng daan. Doon sa may ano bala ma-mercy ha, yung ging ano ko, ging post ko. Si malayo man ang palimbang. Palimbang kalayo. Ti dira man mag-agi pa kadto sa paisulan. Oh, siguro ging ano siya, ging bantayan. Kasi naka-tricycle, naka-motor lang siya eh. Pasi palakat na siya pa uli na siya pa Isulan. Kasi ang bata, ma'am, nag-eskwela sa Isulan sa SKSU. So, kung dyan ang daan papunta ng Isulan, dadaan siya dyan, di, talagang binantayan talaga siya. Binantayan talaga siya, ma'am. Tapos kinuha ang kanyang motor. Ayun, until now, sa balita, hindi pa nakita yung motor niya. Hindi balaan kung ano nga klase ka motor. Base kung mamahali na motor. Kaya delikado yung mag-ano sa motor. Delikado. Mainit lalo na yung mga mamahalin.
Mailit, mainit sa mata. Pero sana, no, kinuha na lang yung motor. Hindi na lang siya pinatay. Eh, paano? Siguro, kilala niya. Kilala niya yung may gawa. Kasi, bakit kasi pinatay siya? Kasi kung hindi siya kilala, kunin niya na lang yung motor, di ba? Oo, siguro, sir, kaluoy man sa iya. Basi, giatangan siya kami nga, abida nga dalan. Oo, wala daw nagadaan dyan ng mga tao. Oh. Wala masyado, may nagadaan na tao dyan na area. So, sana hindi na lang siya pinatay, kinuha na lang yung kanyang, or baka may kasama siya. Oh, isa pa yan sa mga i-establish. Kung galing siya ng palimbang, for example, uuwi siya, baka may angkas siya. So, isa din sa anggel niyan. Kung may angkas siya, isa din yan sa mga imbestigahan. Kung may angkas siya. Yun ang mga ano nila eh. Tapos hindi pa na-establish kung anong klaseng motor yun. Kasi until now, hindi pa nakita yung motor. Usually, kinukuha yung mga motor na ano, makina, ginagamit sa mga bangka. Lalo na kung mga XRM. Hello, Mama Rebel de la Torre. Shout out po, Mama Rebel. So, lalo na kung ang motor, okay ang makina niya. So, ilagay po doon sa bangka. No? Ilagay sa bangka. Pero, isa sa angle dyan, may kasama siguro yung bata. Or, kaya'y nanlaban siya. Basi nanlaban to siya, sir, baam mo to nga ginpatay siya. Isa din yan sa mga anggel. Kasi imagine, ha, lalaki yun eh. May sa ulo. Oo. Member talaga ng mga ano, motor napping. Ano talaga yung motor niya. Kinuha talaga. So, ang tawag dyan is motor. Motor napping. Nakakaano lang kasi dami pang mga ano yun eh. No? Future Evelyn Cruz, hello po. Irene Bisorima. Yung future ng bata wala na. Si pinatay na eh. Kaya nga yung mga yung mga bata na hindi pa makauwi ng gabi, naku. Sa ngayon na panahon, ang buhay ng tao wala nang halaga. Wala nang halaga talaga. Hindi mo alam kung safety ka ba. Maglabas ka. Unlike noon, pwede kang maglabas, maglakad-lakad ka. Sa ngayon, wala. Delikado ang buhay mo. Sa mga inggit, sa selos. Pareho sa silingan manamon, sir, dira sa takurong. Kita gidya nagkuha sang motor niya kaso wala siya nagpalapit kay may armas mo. Oo. Hindi man yan sila magano, hindi man yan sila maglapit o hindi man yan sila magawa ng mga ganyan, ma-mercy, kung walang baril. O ikaw, kung ako, ibigay ko na lang. Ibigay ko na lang. Lalo na halimbawa sa daan, ibigay ko na lang. Kaysa patayin ka. Kaya lang, sa ngayon, kahit ibigay mo, patayin ka pa rin. Kasi nga, syempre, magsumbong ka. Diba? Yan na ang style ngayon. Magsumbong ka. Meron nga ni nga nasa loob ng kural. Diba? Kaya nga pag may magtawag talaga kahit gabi, huwag talagang buksan. Huwag talagang buksan. Kasi pag binuksan mo, di mo alam kung ano yan ang tawag. Diba? Oo nga, dali-dali na lang kumitil ng buhay. Walang takot. Ang tao wala nang takot. Unlike noon na ang buhay ay napakasagrado. Na respeto pa yung buhay. Ngayon wala na.
nasa katwiran ka ngayon or nasa mali ka, para ano na lang, mamatay na lang ang mga tao. Oo, gani sir, amo lang tani ba? Hindi na lang tani nila pagpat yun, karahadlok na gid. Oo, kasi syempre magsumbong sa mga pulis. Oo. Pagkatapos, siguro, base kilala sang bata. Baka kilala siguro ng bata yung kasama niya. O, or baka mamahalin yung motor. Iyan, isa sa mga anggel. Pero ang isa lang talaga ngayon sa patunay, wala nang halaga yung buhay. Wala na yung konsensya. Patayin lang para lang sa masamang balak. Kunin na lang. Pa? Ganyan ngayon, pera. Pera ang gumagalaw. No? Ako siguro, kahit ako isa masamang tao, siguro hindi ko kaya. Maliban na lang siguro kung talagang nasa ano na ako, nasa bingit na ako ng ano, edi mamatas na lang. Mapatay ako, mapatay din siya. Kaya lang, pag mga ganyang bagay na abangan ka na sa mga daan, huwag ka nang manlaban. Kung ano na lang, ibigay mo na lang. Kasi, pag manlaban ka, wala. Tsaka huwag dumaan sa mga liblib na mga lugar. No? Eh, yung area na yun na pinagtapunan ng bata, liblib, ano yun eh. Walang masyadong tao na dumadaan. Kaya, dito nga sa Tacorong Mamercy, papa nga ng estudyante ko, binaril nga sa harapan mismo ng, ano, sa harapan mismo ng kanyang Changi. Diyan mismo sa kanyang harap ng kanyang store. Oo. So paano yan? Magbabay na ako ha? Mag-sleep na ako. Good night na. O, bye-bye. Bye-bye sa inyong lahat. Good night.